So hello mga kamotorista at nandito na naman tayo sa panibago natin vlog. At ang vlog natin ngayon is yung pagtatanggal ng kalawang nitong sa disc brake natin. Yung sinabi ko dun sa mga video ko na pilinisin natin o tatanggalin natin yung kalawang nito. Pero hindi ko magawa-gawa. Ngayon akong araw nagkaroon ng time kasi walang pasok. At ngayon lang rin tayo nagkaroon ng WD-40 kasi nagdala na rin si Papa, hindi na ako pinabili. Si Papa na yung nagdala o bumili para sa akin. Kasi nga, wala pa tayong pera. So yun, titigan nyo muna yan, yung mga kalawang na yan. Tignan natin kung ano magiging result. So yun muna. At ang gagamitin natin ay WD-40. O anti-kalawang. Kaya titignan rin natin kung kaya ba talaga nito ng spray lang tapos punas agad. Tingnan natin kung kakayanin. Kaya yun, umpisa na natin. Spray muna. Oops. Yan. Ang ginawa ko ngayon guys, no, kung papansin nyo, may assistant akong kapatid ko. Dito siya sa baba, hawak niya yung tela para hindi siya tumulo o ano, umabot yung WD-40 dun sa pinaka-disc brake na preno niya. Kasi yung dun sa experience ko dun sa una, yung sinabi ko yun dun sa mali namin, yung maling gamit namin na hindi naman pala WD-40 is ano, lumala yung preno niya, parang ano, yung parang bumibirit na ano, pag pinipreno ng grabe tapos pag mabilis yung takbo mo kasi papanahalata rin yun, malakas talaga. Kaya yun, tatanggalin muna natin to. Ayan o, tignan natin kung kakayanin ng kuskus. Ayan. Grabing kalawang o. Oh. Mahirapan tayo dito. Buti na lang may kapatid tayo ditong tumutulong rin sa atin. Dito guys, iniwasan natin to. Lagyan ito muna sa loob. Kasi nga yung sa experience natin talaga, ayaw ko na maulit yun. Kasi nga, ang sama ng preno. Parang ikaw na maiya sa mga kasabahan mo, pati sa mga taong sa gilid ng daan. Yan o, ito yung caliper, yung brake caliper. Yan yung nalagyan natin rin nung nakaraang video. Pero ano yun, ako tatlong spray lang ako, ito yung kapatid ko yung naglagay. Hindi na ayos eh. Kaya ngayon may guide na tayo. Yan ko siya, alam ko yung bawal. Ito, gagamit tayo ng liha. Guys, ito ah, para sa akin lang to. Gumamit ako ng liha, pero ewan ko kung ano, ewan ko kung susunod kayo o gagawin nyo rin yung ginawa ko, pero ano lang to ha, para sa akin lang. Kasi ang hirap yung talagang tanggalin ng pagtela lang ang gamit. Pero ito, mali to, ano to, yung gamit kong liha dito, yung makapal. Talaga tinan nyo, yun ang kumaskas. Kasi ang kapal nito, eh no choice ako gawa ng, kailangan na malinisan kasi nga bukas may pasok na ako, no choice na rin. Kasi kailangan ko na rin itong linisan talaga, ang pangit sa paningin talaga. Tsaka maintain rin natin yung ating motor, no. Hindi tayo, dapat maalaga rin tayo kasi yun nga, una nating motor to. Yan. Mapansin nyo guys, medyo gasgas, no. Kung magliliha kayo, katulad nung ginawa ko, siguro ang recommended ko yung lihang ano, yung talagang hindi masyado magaspang kasi ito magaspang to eh. Ito natin pinaka magaspang. Dala lang siya ni Papa, tinry ko lang kasi nung inispray ko yung WD-40, parang hindi niya kinakaya yung kalawang tas punas, hindi kinakaya kahit na babad mo na yung WD-40. Yan o, pinapunas ko sa kapatid ko. Yan, pinapunas-punas. Yan, kuskus siya o, hindi talaga matanggal. Although natatanggal, pero konti lang talaga. Nakailang babad na rin namin ng ano yan, WD-40. Kaya ngayon, ito, nandito tayo ngayon, kuskus lang. So ako guys ha, hindi ko recommended yung makapal tulad ng gamit ko ngayon. Pero depende pa rin sa inyo kung gagayahin nyo ako na lihang gagamitin o depende sa trip nyo lang kung pamunas ba o WD-40 gagamitin nyo tapos papunas-punasan nyo lang. Pero kung gagawin nyo naman yan, talagang grabe, ang tagal yung matatapos nyan tapos baka mangali rin yung kakakuskus. So ako, no choice na talaga ako dito, no. Yan. Kasi nandito na tayo eh, para makagawa na tayo ng video. Kasi update rin tayo sa video natin. Ilang araw tayo hindi makagawa ng video eh. Gawa ng pasukan na naman. Panggabi pa tayo. So yan, makikita nyo naman, no, tatanggal talaga siya, oh.
Pero hanggat maaari guys ha, hanggat maaari na huwag makapal o magaspang yung gagamitin nyong liha. Kasi nga, kakaskas talaga yun, no? Makikita nyo. Pero hindi naman siya ganong talagang kaskas. Kasi mas, para sa akin, mas okay na yan kaysa yung sobrang kalawang. Yung sobrang kalawang, hindi. Ayoko nung ganon. Gusto ko nang talagang matanggal yan kasi talagang ko na pinagpaplanuan itong ano eh, tanggalin eh. Yan lang ako nagka-time. Tapos may, kung gagawin nyo rin, make sure na may katulong kayo kasi ang hirap. Pero, depende yan, no? Pagka matyaga ka talaga. Kasi ako, nagkuha lang ako ng katulong itong kapatid ko kasi ako tagawak rin ng video isang kamay ko eh, ano? Tumutulong rin ako. Papansin nyo guys to, gumaganda na. Kumikinis na. Ayan, wawala yung kalawang, oh. Yan. Guys, ulitin ko, ha? Depende pa rin sa inyo kung gagamit ko yun ng liha. So, sa akin, ito, ginamitan ko lang siya ng liha. Depende pa rin sa inyo yan kung gagayain niya ako. Pero, sa akin, ito yung ginawa ko. Para lang matanggal tong talagang kalawang na to. Kasi first, ito yung first now. Yung una nating motor talaga. So, dapat talaga alagaan. Kasi sayang naman. Baka sabihin eh, sabihin ng tatay ko, binilang ko yun ng motor, tapos ganito lang gagawin nyo. Ayan! Ito yung picture niya guys, no? In-insert ko lang. Ayan, no? Talagang solid, ayos. Oh, meron siyang konti pa pero di pa natin tapos yan. Pinaano ko lang yung video. Pahinga ko lang yung kapatid ko. Para makita nyo rin ang result. Ayan na oh. Wow. Panis. At ngayon, papa, test drive natin sa kapatid ko. Kung maingay ba yung preno, yung parang bumibirit, yung alam nyo yung basta parang ano yung preno niya eh, gawa nung parang nabirit siya, gawa nung pagmadulas, tapos di nakapit yung caliper, parang ganun nagiging labas. So yan, tingnan natin. Tapos mamaya balik, pababalik yan. So yun muna, ganito muna. At ayun na, bumalik na yung kapatid ko. Anong panog? Yeah, isyan, pasok mo. So yung guys, ayos pala, no? Ayos tayo, okay.